sa ikonografiya ng sinaunang Ehipto, ang kanilang paraon ay nilalarawan na nilalang bilang tatsulok ang hugis. Meron silang malalapad at matatag na balikat at maliliit na baywang. Kapag tinitingnan natin ang namumuno sa atin, alam natin na hindi ganun ang karaniwang nilang mga itsura. Pero mahalaga para sa kanila ipakita ang malalapad na balikat at maliliit na baywang. Ito ang ideal na itsura ng isang hari para sa kanila. Pagtingnan natin ang maigang estatwa ni Akhenaten, talagang kakaibang itsurang taong ito. Ayon sa iba, parang pinaghalo sa kanya ang katangiang babae at lalaki at mahaba ang kanyang bungo. Sa paglalarawan kay Akhenaten sa mga imahe, ay malamang pinapakita ang tunay niyang anyo. Kakaiba ang hugis ng ulo niya, malaki ang tiyan, medyo lubog ang dibdib. Kakaiba ito sa naunang imahe na gawa ng tradisyonal na artist kung saan ang paraon ay matikas na tagapamuno. Ang asawa ni Akhenaten, si Nefertiti, at kanilang mga anak ay mahahaba rin ang mga bungo sa kanilang mga imahe. Bakit kakaiba ang hugis ng ulo nila Akhenaten at Nefertiti? Nagkaroon ba sila ng genetic abnormality? O sadyang binago nila ang hugis ng kanilang mga ulo? Meron bang taong naniniwala na imposibleng ipaliwanag sa likod ng kanilang kakaibang anyo? Ang itsura nila ay hindi katulad ng ibang tao. Namuno si Akhenaten sa loob ng 7,000 taon. Pagkatapos ng kanyang panunungkulan, ay inabandona ang Amarna at ang mga templo ay alay sa araw ay giniba. At sinadya ring sirain ang kanyang mga imahe ni Akhenaten. Bumalik ang Egypt sa kanilang sinaunang paniniwala at kaugalian at sumamba muli sa maraming mga Diyos. Isa ba itong pagtalikod na radikal na reliyon na pinakilala ni Akhenaten o isang paraan para pagtakpan ang kanyang pagiging alien? Maraming teorya na tanggal si Akhenaten sa kanyang paghahari. Ayon pa sa iba, siya ay pinapatay. Sa iba naman, ayon na sa kanya ang mga Diyos. Naniwala ang mga Egyptologists na pilitan si Akhenaten na bumaba sa kanyang pwesto. Umalis sa Egypt kasamang isang grupo, tapat niyang tagasunod. Noong 1907, ang katawan ni Akhenaten ay natagpuan ng isang British archaeologist nagngangalang Edward Ariston sa Valley of the Kings sa Egypt. Nang nahukay ang labi ni Akhenaten, ay napreserba ito gamit ang mummification. Nakumpirma ang paniniwala, iba ang hugis ng kanyang bungo. Ito ay pahaba. Sinundan si Akhenaten ng kanyang anak na si Tutankhamen nang siyang kilalang Perus sa buong kasaysayan. Natagpuan ni Howard Carter ang kanyang libingan noong 1952. Natuklasan na meron din siyang pahabang bungo. Si Tutankhamen, may nama na kaya siyang alien jinx mula sa kanyang ama? Malaking bahagi pa rin ang buhay ni Akhenaten ang nanatiling misteryo hanggang sa kasalukuyan. Binago nga ba niya ang reliyon ng Ehipto dahil isa siyang nilalang mula sa kalawakan? Gaya ng paniniwala ng iba, kung yun ang totoo, may ibig din siya bang magpapatunay na pagpunta sa ating mundo? Ibang nilalang kagaya niya? Baka ang ebidensya na ito ay matatagpuan sa libu-libong milya mula sa Ehipto, kabilang dako ng kontinente ng Afrika. Shout out sa mga Lugaw Boys ng Barangay 667, John sa Ermita. At shout out din sa mga security guard natin dyan ng Taipan, John sa 8 Adriatico. Ermita rin. At shout out din sa mga Tyrogen P Sigma. Shout out din sa local boys ng Cavite. At shout out din kay Blacker Arts Farming, si Mr. Amante. Hanggang sa muli, kaibigan!